Are there any updates po on the alleged sexual harassment cases in Cavite involving teachers? What is the DepEd doing to make sure that schools are safe spaces for students again? And to follow up on that, ano po yung marching order ni Vice President Sara Duterte regarding this issue? Basically, dun sa update po natin sa Bacoor, the investigation of not only 6 pero 7 na pala na teachers yung na identified doon through posts. Patuloy yung investigation, but ang huling update po sa akin is by tomorrow, masasubmit na po yung fact-finding report sa ating regional office. So from then on, we will determine ngayon kung ano na yung next steps sa administrative proceedings against the teachers. But it's nice, it's good that you asked that question because ang feedback rin po sa amin is that although nagtutuloy yung investigasyon natin, ang problema is walang masyadong mga complainants na nagpa-file ng kanilang mga affidavits. So sana po tulungan nyo rin kami ikayatin yung mga alleged victims na lumabas po at mag-file ng kanilang affidavits para po mapalakas lalo yung kaso kung meron man. Pangalawa naman po doon, your question on yung what are we doing to strengthen, you know, our measures to keep our learners safe. So si Vice President at Secretary Sara Duterte already had a meeting the other day with the Child Protection Unit. Kasi po sa atin sa DepEd, meron po tayong Child Protection Unit na tinatalaga at tinalaga na noong 2020 para po sa mga problemang ganyan, para sa mga abuses against our learners. So there were major directions being given to the Child Protection Unit to strengthen their presence, to strengthen their programs on the school level, dun po sa SDO level at RO level. So that's something that we are looking to strengthen para po talaga matulungan natin yung mga bata, yung mga learners that are experiencing abuse.